Isa pong napakagandang araw at sa lahat po ng mga sumusubaybay sa inyong pong programa. Mula po noong nagsimula kayong umere ay lagi na po akong nakatutok sa Barangay Love Stories. Ito po ang nagpapakumpleto sa aking araw. May mga ganito rin pong programa sa ibang mga lugar na napuntahan ko na, pero iba ang dating ng Barangay Love Stories. Simply the best for me. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Novie. Taken from my birth month, which is November. I am working as a medical representative pero naka-leave ako for now. Kaya nandito lang ako sa bahay at sinisikap kong maging ulirang nilalang para sa aking mga mahal sa buhay. Gaya ng iba, halos radyo lang ang kasama ko for the whole day. Lalo na ngayon. Pagpagod na ang mata ko sa panonood ng TV o habang may ginagawa ako, bukas kaagad ang radyo and of course sa pinakamasayang istasyon ako nakikinig para hindi ako maboard. Lately ay nagkaroon po ako ng mahabang panahon din para isulat ng kwento ng buhay ko. Importante para sa akin na maibahagi ang story na ito sapagkat naniniwala ako na kakaiba ang naging takbo ng buhay ko. Especially sa aking mundo, sa mundo ng pag-ibig. So, eto na po yun. Para po sa lahat ng mga tagapakinig ng napakasikat na programang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudot, ako ang bunso sa aming pitong magkakapatid. High school pa lamang ako noong mawala ang mami ko at third year college naman ako when my dad passed away. Sa tulong ng mga kapatid ko ay nakatapos naman ako ng pag-aaral. Noong graduate na ako ay wala nang pakialam sa akin ang mga kapatid ko. Nagkanya-kanya na kami. May kanya-kanya na silang pamilya at nasa iba't ibang lugar na sila at yung iba ay nasa abroad. Ako naman, nag-solo na rin. Tinapos ko po ay BS Chemistry at una kong nilanding ang trabaho ay isang kumpanya ng laboratorio ng gamot. Pero hindi ko naman alam na hindi pala kaya ng baga ko ang mga chemicals, so huminto ako sa trabaho. Naghanap ako ng ibang trabaho hanggang sa mapadpad ako sa isang kumpanyang nagdi-distribute ng mga gamot. Hindi ko na lamang po babanggitin ang pangalan ng kumpanya para may kaunti naman akong privacy. Noong nag-aral po ako sa college ay nakatatlong boyfriend naman ako. Pero pare-pareho silang mga loko-loko. Parang wala silang ibang dahilan sa pakikipag-syota sa akin kundi ang maka-score sa akin. Well, nakipag-boyfriend lang naman ako dahil gusto kong patunayan na hindi ako tomboy. Pero ang hindi ko maintindihan sa sarili ko ay kung bakit kinikilabutan ako kapag nilalambing ako ng boyfriend ko. At lalo namang ayaw ko ang nahahalikan at higit sa lahat ay ang yayain ng mga ito sa kung ano man ang gusto nilang gawin. Iniisip ko pa lang ay nalalaswaan na ako. Hindi naman po ako conservative, Papa Dudot, pero ayoko talaga. For this matter ay nasabi ko din na sa aking mga kaibigan na weird talaga ako. Well, isa akong Manilenya at liberated ako kumpara sa ibang mga babae sa probinsya. Mga kaibigan ko noon ay casual nilang pinag-uusapan ang kanilang mga experiences kasama ang kanilang mga boyfriends. Ako naman, nakikinig lang ako at nakikitawa pero yung isipin ko na ako mismo ang gumagawa noon eh, hindi ko ma-imagine. Kaya nga daw weird ako eh. Minsan ay iniisip ko rin na magkaroon ng kaparehang babae. Pero talagang hindi ko kaya. Hindi ko ma-imagine. Tinatanggap ko na lang na siguro nga pagdating sa bagay na ito ay weird talaga ako. Hindi ko talaga masikmura. At ito rin ang dahilan kung bakit tumanda ako ng hanggang 28, Papa Dudot, ay wala pa akong experience. Kung sana dito sa probinsya lumaki at nagkaroon ng mga kaibigan ako, eh baka okay lang sana na at the age of 28 ay wala pa akong karanasan sa lalaki. Pero ang mali,
Mga liberated girls ang nasumpungan kong kaibigan sa Maynila at wala silang gustong gawin kundi ang kantsawan ako. Buro babe nga ang tawag nila sa akin noon eh. Binuburo ko raw ang aking kagandahan. Ganon silang manukso sa akin. Nasanay na ako at saka marami akong ginagawang ibang bagay gaya ng pagpapa-impress sa aking boss, pagpapataas ng aking sales ng mga gamot at pagpunta sa iba't ibang lugar dito sa Luzon. Sa mga ospital at clinic ako nagpupunta upang personal na i-endurso ang aming produkto sa mga doktor. At dahil halos puro doktor ang nakakadaupang palad ko, ay may mga ilan ding mga nag-try na manligaw. Mayroon sa Pangasinan, sa Baguio, sa Laguna, sa Quezon, pero wala akong pinatulan sa kanila. Nakikisakay lang ako sa kanila para maging pleasant ang aura ko sa kanila at syempre para bilhin nila ang aking gamot. Sa pagiging honest kasi, sabi ko noon sa sarili ko, kung mag-aasawa ko ay gusto ko yung seaman o kaya sundalo or OFW. Gusto ko sila kasi hindi ko sila laging makakasama. Kung sundalo, syempre nasa destino. Kung seaman naman, matagal syempre ang trabaho niya sa barko at OFW, kailangan muna niyang tapusin ang kontrata niya sa abroad bago umuwi. 25 years old na ako noong halos sabay-sabay na magsipag-asawa ang kaibigan kong sina Menchu, Danica at Lisette. Sa iisang taon sila ikinasal at syempre, kinarir nila ang kantsawan ako. Sabi ko sa kanila, mag-aasawa ako at the age of 28 pero OFW ang aasawahin ko. Ayoko kasi yung ideya na lagi kong kasama ang mapapangasawa ko. Sa totoo lang, ako ang nahihirapan sa mga mag-asawang laging magkasama. Parang nakakasakal tapos yung lalaki gagawin niyang libangan ng tumabi sa asawa niya. Hello? Hindi ko gusto yung ganun kahit na buro babe ang tawagin nila sa akin. Okay lang yun. Pero Papa Dudot, hindi ko inaasahan na bigla na lang magbabago ang lahat. Lahat-lahat sa pagkatao ko, ang pananaw ko sa buhay at pati ang mga gusto ko ay nabago at ang pagbabagong ito ay naganap sa probinsya. Buwan ng Mayo, taong 2002 ay first time kong ma-assign sa probinsya. Maliban kasi sa pagiging buro babe ay miskuripot din ako. Kaya kesa naman mag-hotel ay nag-rush ako maghanap ng boarding house. Last week na kasi noon ng May kaya yung mga boarding house ay occupied na dahil kasabay down ng pag-i-enroll ng mga estudyante ay naghahanap na rin sila ng kasera. Kinarir ko ang paghahanap pero nahirapan talaga ako. Kailangan kasi may garahe o parking area man lang ang matatagpuan kong kasera kasi nga may service car ako. Susuko na ako noon dahil mahirap talagang maghanap. Kaya nga noong may makita ako ay sinunggabang ko na kagad kahit na hindi rin ako pwedeng magtagal sa kaserang iyon dahil ang estudyanteng umuukupa sa kwartong iyon ay nakabakasyon lang. Kinuha ko pa rin ang kwarto kahit na 2 weeks lang akong titira. Kailangan ko na kasi talaga noon ng kwarto so okay lang na doon muna ako for 2 weeks at gagamitin ko rin para makahanap ako ng kasera habang doon ako tumutuloy. May 5 kwarto sa bahay, 2 sa baba ang okupado ng mga may-ari ng bahay. Yung 3 ay nasa itaas at yun lamang ang pinauupahan. Matandang teacher ang nakatira sa kwartong nasa tabi ng banyo. Yung malapit sa hagdan ay sina Noemi at Eva. Si Noemi ay nagtatrabaho sa isang bangko at si Eva naman ay isang bulag. Yung nasa kabilang tabi ng hagdan ang tinutuluyan ko na, inuukupa naman ng isang lalaking estudyante na noon daw ay graduating na. Maayos naman ang kwarto. Yun nga lang puro mga poster ng mga bold stars sa dingding. Typical na kwarto ng lalaking teenager. Okay lang sabi ko noon dahil talagang pagod na ako sa paghahanap ng matutuluyan. Siniguro ko na lang na in 2 weeks ay maisisingit ko ang paghahanap ng mas magandang lugar na para sa akin. Sabi kasi ni Adora, may-ari ng bahay ay baka first week ng June ay darating na si Dane,
yung estudyanteng umuupa sa kwartong tinutuluyang ko pansamantala. Sabi ko naman, surely ay makakakita ako ng boarding house ko by that time. Nagruta ako ng mga sumunod na mga araw sa mga ospital at klinika dito at sa iba pang mga lugar. Pero isinisingit ko pa rin ang paghahanap ng kasera. Marami na akong napuntahan pero karamihan ay walang garahe o parking area man lang. May nakita akong apartment pero magiging labag sa loob ko ang magbayad ng malaki samantalang ako lang naman ng mag-isang titira. Hanggang sa sumapit na ang buwan ng June at lagi nang tinatanong sa akin ni Adora kung nakahanap na ako ng lilipatang ko. Baka raw biglang dumating si Dane, yung estudyanteng umuukupa sa tinitirhang kong silid. Noon nga ay parang mapipilitan talaga akong kunin ang 3,500 na apartment kapag wala pa akong nakitang lilipatan. June 5, kasama ko ang isang bading na doktor at nagawa pa naming mag-bar hopping. Maghahanap daw siya ng lalaking pwede niyang itulog sa hotel. Inabot kami ng 2 oras sa bar na yon pero wala naman siyang natagpuang pwede niyang i-take home. Nagkwentuhan na lang kami the whole time na nasa bar kami hanggang sa mapagtuunan ni Dr. Bading ang tungkol sa buhay ko. Bakit daw hindi pa ako nag-aasawa? Kung siya nga daw ay yung magkaasawa at magkaanak ang pinakamataas niyang pangarap, subalit ako naman ay may karapatang mag-asawa at magkaanak umaayaw pa sa kapalaran na lubos niyang inaasam. Sandali pa nga siyang nag-imod sa tanong na bakit daw kasi hindi na lang daw siyang naging lubos na babae upang makapag-asawa daw at magkaanak ng kahit na ilan. Pinilit kong iligaw ang usapan, subalit bigla na lamang niyang naisipang itanong kung ilan taon ako. 28 ang sabi ko. Pinaulit pa niya dahil malakas ang boses ng singer na kumakanta noon sa maliit na stage ng bar. 28! Nilakasan ko naman para marinig niya. Parang nagulat pa siya noong marinig niya yon. You are 28 pero kahit na duling na boyfriend wala ka? Sobrang nagtatakang sinabi niya. Hindi ko na lang pinansin. Naranasan mo na bang may makasamang lalaki isang gabi? Tanong ulit niya. Umiiling lang ako. Hello Novie, matakot ka naman. Baka magsara na yung matris mo, malakas niyang sabi. Na-conscious tuloy ako sa mga customers na kalapit namin. Alam mo Neng, mag-asawa ka na. Baka isang umaga magising ka na huli na ang lahat. Mahirap ang mag-isa sa buhay ha. Umina ang tinig niya noon. Saka biglang tumayo at tinungo ang CR. Naagaw naman ang atensyon ko sa babaeng kumakanta. Chorus na noon ang kantang All By Myself na pinipilit niyang abutin ang pitch sa kanyang pagbirit. Hindi ako na-impress sa pagganta ng babaeng singer pero naapektuhan ako sa kanta. Tumungga ako ng beer. Humugot ako ng malalim na hininga. Nang dumating mula sa CR ang aking kaibigang doktor, ako naman ang tumayo upang mag-CR. Pagtayo ko ay muntik na akong mabuwal. Noong ko lang naramdaman na lasing na pala ako. Okay ka lang? Tanong ng kasama ko pero hindi ko na siya pinansin. Sa loob ng CR ay agad akong humarap sa salamin. Tinitigan ko ang mukha ko na noon ay talagang mapula na. At para akong baliw na kinakausap ko ang sarili ko sa salamin. Ano nga bang ginagawa mo sa buhay mo? Hindi ka ba nagsasawang mabuhay ng mag-isa? Bakit nga ba hanggang ngayon wala ka pang nagiging boyfriend? Takot ka ba sa lalaki? Ano ka ba? Kahit lasing ako noon, Papa Dudot, ay natatandaan ko pa ang dialogue kong ito sa sarili ko. And finally ay nasabi ko, okay, maghahanap na ako ng lalaki. Hindi ko na raw kayang mag-drive, sabi ng friend kong doktor, kaya't ibinili na lang niya sa gwardiya ng bar ang kotse ko. Isinakay niya ako sa kotse niya at siya lang daw ang maghahatid sa akin.
Nahihilo nga ako noon, Papa Dudut, pero alam ko pa ang mga nangyayari. Naglaro pa nga noon sa isipan ko na baka kung saan ako dalhin ng kaibigan kong gay. Naisip ko na baka bigla na lang niyang isipin na magpakalalaki at gahasain niya ako, bagay na ipinagdasal kong huwag namang sanang mangyari dahil ayoko naman ng isang baklo siyang pipitas ng aking pagkababae. Pero inihatid naman niya ako sa aking boarding house. Ilang katuko lang sa pinto ay lumabas kagad ang asawa ni Adora upang pagbuksan ako. Nag-thank you lang ako sa kaagad na umakyat. Hindi ko na binuksan ang ilaw sa taas dahil kabisado ko naman ang susi ng kwarto. Pagpasok ko ng silid at agad na akong naghubad. Hindi na rin ako nagsindi ng ilaw dahil may liwanag namang tumatago sa bintana. Hindi ko na rin inayos ang pinaghubaran kong damit. Nakasanayan ko na kasing matulog ng nakapang-ilalim lang. Pabagsak pa ako nung ihiga ako ang katawan ko sa kama, subalit bahagya akong nagulat noong maramdaman kong may taong nakahiga doon. Alam kong nasaktan ko siya sa pagbagsak ng katawan ko sa kama. Naramdaman ko ring dumusog siya sa bandang dingding upang bigyan ako ng spasyo sa kama. Sino ka? Nagawa ko pa namang itanong kahit na inaantok na ako. Hindi naman siya sumagot at bagkos ay tumalikod sa akin. Niyugyug ko siya sa balikat at nadama ko na wala din siyang damit at matipuno ang kanyang pangangatawan. Parang may kuryenteng gumapang sa katauhan ko dahil sa pagkakahawak sa kanyang hubad na balikat. Inila ko siya upang humarap sa akin dahil gusto kong kausapin niya ako or sagutin man lang ang tanong ko. Pero kahit malakas na ang braso ko sa paghila sa kanya ay hindi pa rin siya humarap. Niyugyug ko ulit hanggang sa makulitan siya sa akin. Bigla siyang humarap subalit agad naman niya akong niyakap at hinalikan. Noong una ay nag-effort pa naman ako ang mga braso ko upang itulak siya pero malakas siya at tuloy ang pagsibasib niya sa paghalik sa akin. Hanggang sa nanghina na ang braso ko sa pagkakapit sa kanya. Nawala na ako ng lakas dahil tinalo na ng kaluluwa kong lubos na nalugod sa ginawa ng lalaki sa akin. Hapdi at sakit ang naramdaman ko noong pagising ko kinaumagahan, hapdi sa baba at sakit sa ulo. Agad ay nilingon ko ang tabi ko at walang tao. Tapos balik ako sa aking kamalayan. Anong nangyari? Nasabi ko, pero walang bitterness doon. Wala ding takot at walang pag-aalala. Ang meron, pagkahiya. 28 na ako noon pero ang lalaking nakasama ko nung gabing yun ay ang isang college student. Nakakahiya nga, pero okay lang. Wala namang nakakita, tumaasa na lamang ako na sana'y huwag namang ipamalita ni Dane ang nangyari sa amin. Okay lang, in fact ay gusto ko rin ang nangyari. Kahit lasing ako, alam kong nagustuhan ko ang nangyari. Bumangon ako upang mag-shower. Pagkatapos kong magbihis ay bumaba ako upang magkape. Sa kusina ay may dalawang lalaking kumakain ng almusal. Si Dane yung isa, well, hinulaan ko lang dahil siya ang mas bata. Hindi ko naman kasi matandaan ang mukha niya dahil patay naman ang ilaw noong magkasama kami. Nagulat na lang ako nung tawagin niya ako. Ate, kain tayo. Nakangiting sabi niya. Napatango lang ako. Pero bumilib ang isip ko dahil nagawa pa niya akong ngitian at tawagin ng ate matapos ang nangyari sa amin. Napalingon din sa akin ang kasama niyang kumakain. Mukha itong suplado dahil kung gaano ang pagkakangiti ni Dane ay siya namang kawalan ng ekspresyon ng mukha nito. Para lang akong tinignan ng pataas at pababa. Halika na ate, sabay ka na sa amin. Yaya pa ulit ni Dane na talagang biniliban ko na at dahil parang talagang walang nangyari sa amin. Napangisi na lang ako dahil wala akong balak patulan ng kanyang paanyaya. Siguro kung siya lang mag-isa ay baka haharapin ko siya pero talagang naiilang ako sa kasama niyang na sa tingin ko ay mas matanda ng konti sa kanya. Mabuti na lang at
Bigla na lang lumitaw si Adora at agad akong kinausap. Nilipat na si Naomi sa ibang eskwelahan. Mag-aaral daw kasi ang kapatid niyang si Eva sa School for the Blind. Kung gusto mo, ikaw na lang ang papalit sa kanya sa kwarto nila pag alis nila. Balita sa akin ni Adora. Tinanong ko kung kailan. Next week pa daw. Paano yan eh? Nandiyan na sila. Turo ko kina Dane na siyang talagang nakatira sa tinitirhang kong kwarto. Eh ate, nag-enroll lang ako eh. Uuwi pa rin kasi ako sa amin eh. Kasi third week pa ang klase namin. Nakangiting sabad pa rin ni Dane. Pangatlong pagkakataong napalingon ako sa kanya. Noong ko nakita, nagwapo siya. Makinis kasi ang balat at maganda ang mata. Natural na mapula ang mga labi. Yun nga lang, sa edad kong 28 ay masyado siyang bata. Pero okay lang. Pag nabuntis ako, isisilang ko ang bata kahit na walang ama. At least, kapag nanganak ako ay hindi ako nag-iisa. Anong gusto mo? Untag sa akin ni Adora na naghihintay pala ng sagot at sasabihin ko tungkol sa iiwan ng kwarto ni na Naomi. Habang nandyan pa si na Noemi, doon ka na lang muna ulit sa kwarto ni na Dane. Mamaya, pagkatapos mag-enroll ni Dane ay uuwi din sila. Sabi pa ni Adora. Okay, sabi ko na lang. At least eh, hindi na matutuloy ang paglipat ko sa 3,500 na apartment. Ang tanong lang, okay lang ba talaga na makakasama ko sa isang bubong si Dane? Magiging komportable kaya ako na lagi kong makikita ang lalaking nakasama ko na? Well, ang lalaking nakapita sa pagkababae ko pero parang wala lang sa kanya. Pinuntahan ko ang kotse ko nung umagang iyon. Hindi na umalis sa isip ko ang nangyari sa amin ni Dane. Nagdadrive ako nung magring ang cellphone ko. Si Jake ang tumatawag, yung kaibigan kong doktor na gay. Binagalan ko ang takbo ng kotse upang sagutin ang tawag ni Jake. Tinatanong lang niya sa akin kung kumusta na ako. Mukhang happy ka ha, sabi pa niya. Nagtaka pa ako kung bakit niya napansin na okay nga ako. Gusto kong ibalita na hindi na magsasara ang matris ko kagaya ng sinasabi niya. Pero pinigilan ko na lang. Alam ko na dapat ko pa ring ikahiyang isang college boy ang pinaglaanan ko lang ng aking pinakaiingatang pagkababae. Bawat pagkakataong may makikilala kang lalaki, kilatisin mo kaagad. Baka siya na si Mr. Right. Hindi pa rin nakalimutang ibigay na paalala sa akin ni Jake. Remember, you're 28 na ha, sabi niya sabay babay. Oo, 28 na ako. Sabi ko pero sa sarili ko na lang. I'm 28 na pero at least eh, meron nangyari na. Isang napakahabang pagdadrive yon para sa akin. Nakakapagod kaya pagbalik ko, nag-check-in na lang ako sa hotel. Doon na ako nagpalipas ng magdamag. Agad akong nakatulog. Naalimpungatan ako noong maramdaman kong may humahalik sa liig ko. Itinulak ko siya. Nakita ko si Dane. Panaginip lang pala. Pero bakit ganun? Galit na galit ako kay Dane. Hindi ko siya matanggap dahil napakabata niya para sa akin. Bumangon na lang ako upang mag-shower. Paglabas ko ng banyo ay tumawag ako sa counter upang mag-order ng hapunan at dalawang boteng beer. Kailangan ko ng beer upang madali akong makatulog. Muli ako na naginip na may kasama daw ako na lalaki sa isang kwarto. Biglang bumukas ang pinto at si Dane ang pumasok. Galit na galit daw siya sa akin dahil nakita niya na may ibang lalaki akong kasama sa aking panaginip. Makaraan ng isang linggo ay nasa iniwang silid ni Noemi na ako. Si Dane ay madalang kong makita dahil maghapon ako sa ruta. Siya naman ay may panggabing klase kaya kapag umuwi ako sa gabi, kadalasan ay wala pa siya. Kapag Sabado naman ay maaga siyang umuwi sa kanila. July 9 ay birthday ni Adora. Gabi na noong dumating ako at nakakainom na sila.
Gulat nga ako dahil umiinom din pala si Adora kahit na noon ay buntis na siya. Niyaya niya akong humarap sa kanila. Pinagbigyan ko naman siya at kami-kami na lang noon. Si Adora, Mr. Niang si Celso, si Dane at ang uncle niyang si Roland na dumating lang daw upang dalhin ang allowance ni Dane. Civil engineer si Roland at siya ay nagpapaaral kay Dane dahil ulila na daw ito sa ama. Sa totoo lang Papa Dudut ay noong ko lang lubos na nakilala si Roland, uncle ni Dane. Siya yung mukhang suplado pero hindi naman pala dahil marami siyang kwento, karamihan ay mga jokes. Single pa noon si Roland at parang kasing edad lang ni Dane kung titignan kahit na 26 na siya noon. Halos magkaparehas din ng built ng katawan nilang mag-uncle at halos magkasing taas din lang. Higit sa lahat ay malaki rin ang pagkakahawig nila sa mukha. Mas gwapo nga lang siyempre si Dane dahil mas bata at mas madalas ngumiti. Noong may tama na si Dane ay nagsimula na siyang maglambing sa akin. Panay ang puri niya sa akin. Believe daw siya sa akin kasi maganda na ako ay may maganda pa akong trabaho. Maswerte raw ang lalaking mapapangasawa ko. Nagawa kong magbiro sa kanya. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo ha at pagka-graduate mo. Kung gusto mong magpakasal na tayo, okay lang. Biro ko sa kanya. Ang alam yata niya ay purong biro yon kaya sumigi siya ng tawa. Hindi man lang yata naramdaman na patama yon talaga sa kanya. Bata talaga. Ang uncle naman niyang si Roland ay panay ang tingin sa akin at manaka-nakaring ngumingiti. Gwapo naman si Roland pero kailan ba ako humanga sa gwapo? Wala naman sa akin ang itsura. Ang gusto ko lang ngayon lalaking magbibigay sa akin ng anak at magtatrabaho kahit pansamantala lang habang buntis ako at kapapanganak ko lang. Isang lalaking pwedeng makasama hanggang kami ay tumanda. Tapos, naisip ko noon, kung si Dane ang makakatuluyan ko, mauna akong tatanda sa kanya dahil 8 taon ang tanda ko sa kanya. Okay lang. Napatingin ako sa kanya dahil naramdaman kong nakatingin din siya sa akin. Ate, may itatanong ako sa iyo, sabi niya. Ilan taong ka na? Nakangiti pa rin siya. Pinormalan ko siya ng itsura at ang sabi ko, alam mo ba din na hindi tamang tinatanong ng isang lalaki ang edad ng isang babae? Sabi ko. Sorry, maagap niyang sabi. Pwedeng manghula, sabad naman ni Roland. Napatingin ako noon kay Roland, nakangiti siya at parang nakita ko ang itsura niya na kamukha niya si Freddie Prinze Jr., yung bidang lalaki sa Head Over Heels. Ewan ko kung dahil may tama na rin ako noon pero gwapo rin siya sa paningin ko, lalo na kapag nakangiti. 28 na ako, okay? Sagot ko na lang para hindi na siya manghula. Oh, reaction nila. Halos sabay nilang mag-uncle na sinabi, mukha ka lang 18 ate. Sabi ni Dane. Talaga? Mamahalin kita niya na. Biro ko kay Dane. Sure, mabilis naman niyang sagot. Hindi na ako nag-react dahil bumalik na sa alaala ko ang mga naganap sa amin noong gabi ng June 5. Nanariwa sa alaala ko kung papaano niya ako hinalikan. Dahil sa pagkakaalala kong iyon ay hindi na ako naging komportable sa pagharap sa kanila. Parang nakaramdam ako ng pagkahiya. Iniwas ko ang tingin ko kay Dane at bumaling ako kay Roland. Pero nanunokso rin ang mga titig niya. Kina Adora at Celso ako bumaling pero nakapulupot si Adora sa asawa niya at magkalapit ang mukha nila habang nag-uusap. Naiinggit ako. Bigla ay naisip ko na parang dapat sana ay nasa kwarto ko na ako at nagpapahinga dahil
Maaga pa akong aalis kinabukasan. Nagpaalam na ako sa kanila. Dito ka muna. Si Dane yun at napansin ko na wala na ang ate sa pagtawag niya sa akin. Okay yun dahil hindi tamang inaate niya ako ang babaeng minsan ay nakasalo niya sa isang maluwalhating gabi. Hindi niyo ako mapipigilan dahil talagang inaantok na ako, sabi ko. Sige na Novie, sandali na lang please. Muli ay akala ko ay si Freddie Prinze ang kausap ko nang mapalingon ako kay Roland. Lasing na ako, gumagwapo ka na sa paningin ko Roland, nasabi ko pa. Gwapo naman talaga ang uncle ko eh, sabad ni Dane na sagad ang pagkakangiti. Pero mas gwapo pa rin ako ha, dugtong pa niya. O sige, magbulahan na lang kayong mag-uncle kasi akit na ako, hindi ko na kaya. Bago pa rin ako pigilan ni Adora ay bineso-beso ko na siya sabay bati ulit ng happy birthday. Sa taas ay nag-shower muna ako bago inayos ang higaan ko. Inilak ko ang pinto bago ko pinatay ang ilaw. Humiga na ako. Muling sumagi sa isip ko si Nadine at Roland na kanina lang ay nasa kaharap ko sa inuman. Hindi ko rin maiwasang maalala ang naganap sa amin ni Dane noong June 5 ng gabi. Parang umugong sa isip ko ang kanta ni Gary V. Sana maulit muli. Tumayo ako at lumapit sa pinto. Tinanggal ko ang pagkakalak noon. Pangit man tignan at nakakahiyamang aminin pero inisip ko na baka maisipan ni Dane na pasukin ako sa aking kwarto. Nilalabanan ko na lang ang antok dahil hinihintay ko nang may kumatok sa pinto ng silid ko or may papasok dahil bukas naman yun. Pero alam ko na bago ako tuluyang makatulog ay walang kumatok o wala ding pumasok. Pero nagising ako noong may marahang humahalik sa labi ko. Sa pisngi. At doon ay parang naguluhan ako. Napakapit ako sa batok niya. Dahan-dahan din niyang ginawang halikan pa ako. Nagparaya ako, nagpaalipin ako sa aking damdamin. Madaling araw noong magising ako. Tumayo ako at hinila ko ang kumot dahil giniginaw ako dahil nakatutok sa akin ang electric fan. Tinatamad naman kasi akong bumangon upang pindutin ito. Namalayan ko, wala akong suot. Well, ang naganap ay hindi isang panaginip. Muli ay may nangyari sa amin ni Dane. Mag-isa akong nagkakape sa kusina noong tumawag sa cellphone ko ang supervisor namin. Sabi niya, i-check ko raw ang market sa Ilocos next week. Kapag okay, doon muna ako kahit isang buwan lang. Kapapatay ko lang ng cellphone noong makita kong pababa ng hagdan ng mag-uncle na sina Dane at Roland. Napakagwapo ni Dane sa suot niyang school uniform at napaka-neat tignan. Si Roland naman ay rugged sa suot niyang hapit na t-shirt at maong na pantalon. Nakangiting lumapit sa akin si Dane. Inisip ko na mag-goodbye kiss siya pero natawa ang loob ko sa ideya na bakit naman siya mag-goodbye kiss sa akin kagabi lang ay nagsawa siya. Totoo lang papadudot ay hindi ko siya matignan sa mata noong nasa harap ko na siya. Pwedeng makuha ang number mo? Tanong niya. Wala na talaga yung ate na tawag niya sa akin. O sige, pero ibibigay mo rin sa akin yung number mo ha? Sabi ko. Wala pa naman akong sipi eh. Sagot niya. Bakit mo kinukuha yung number ko? Wala lang. Ngiti niya. Matapos niyang makuha ang number ko ay nagpaalam na siya. Sulyap lang ang itinapon sa akin ni Roland bago sila lumabas ng pinto. Naiwan pa ang amoy ng kulong ni Dane sa kusina. Pangbagets ang amoy ng kulong na yun. Gusto kong muling usigin ang sarili ko dahil sa pagpapabaya ko
na magamit ng isang bata pero ano naman. Pero yun nga, parang mali talaga. Dinampot ko ang cellphone ko mula sa mesa. Ititext ko si Mencho o si Lisette o kaya si Jake. Sasabihin ko sa kanila ang latest na nangyari sa buhay ko. Hi, guess what? Nag-i-enjoy na ako sa pagiging babae. Hindi na to boring. May sex life na ako. Ito ang naitype ko sa right message ng CP ko pero hindi ko ito sinend. Sigurado kasi ako na ako ang tatanungin nila kung sino ang mapalad na lalaki. Pag nagkataon, baka makapagsinungalin ako sa mga kaibigan ko dahil syempre, idi-deny ko na college boy ang nakauna sa akin. Huwag na lang. Papa Dudot, the whole week ay nagtrabaho talaga ako. Marami akong pinuntahang lugar sa Luzon para magbenta ng aking mga produkto. May nagtetext sa akin ng mga sweet messages everyday pero wala sa phone book ko ang number niya. Noong tanungin ko naman kung sino siya ay hindi niya ako sinasagot. Minsang tinawagan ko pa siya at kinakancel niya ang call ko. Hinayaan ko na lang pero may kutob ako na si Dinion kasi nga eh, ang kahuli-huli ang tao na humingi ng number ko ay siya. Natutuwa naman kasi ako sa mga messages niya. Sa umaga ay meron siyang good morning at huwag ka lang magkakape. It's not good for you. Dapat eh nagbe-breakfast ka at ingat-ingat. Kapag midday naman, huwag kang magpapalipas ng gutom ha at ingat sa pagdadrive. Sa gabi naman, good night and sweet dreams. Sana ay mapanaginipan mo ko. Matagal na mula noong huli akong magka-boyfriend at nagkaroon ng lalaking nagki-care sa akin. Nakakatuwa dahil parang tinatalaban ulit ako ng mga kabaduyan ng pag-ibig. Kahit sa text ko lang ito nababasa. Noong sumunod na Lunes ay nagpunta na ako sa lugar na kung saan ako na-assign. Doon ay kinailangan ko namang maghanap ng matitirhan sa loob ng isang buwan. Madali naman akong nakakita sa medyo labas ng city. May kapitbahay ako na half Filipino at half German. His name is Harry. 24 na siya noon pero hindi halatang ganun siya kabata kasi he's tall and mature ng mukha niya. Minsan kaming nagde-date sa gilid ng dagat. Inaakbihan niya ako kahit na hindi pa naman kami. Holding hands while walking kahit na hindi naman siya nanliligaw and worst, eh noong pauwi na kami ay sinabi na niya sa akin na siya raw ang magdadrive. Hinayaan ko naman, pero guess what? Noong may madaanan kaming motel ay bigla niyang niliko. Siyempre, umangal ako. Hindi dahil natatakot ako sa kanya or anything pero parang mali. Feeling ko kasi Papa Dudut ay nahulog na ang loob ko sa taong nagtitext sa akin ng mga sweet and caring messages. Mag-iisang buwan na ako Papa Dudut sa lugar na kung saan ako na-assign at isang umaga pagising ko ay naamoy ko ang pritong tuyo na niluluto sa kapitbahay. Biglang nanlamig ang sikmura ko. Takbo ako sa banyo dahil naduduwal ako. Nagtaka ako dahil dati naman ay gusto ko ang amoy ng pritong tuyo. Doon ay kinabahan ako. Lalo na sa ideya na hindi pa ako dinadatnan. That day ay nagpunta ako sa isang ospital upang i-enduroso ang aming produkto. Mag-asawang doktor ang nakausap ko. Yung babae ay OB-GYN at naisipan kong magpa-check up sa kanya. Wala pang isang oras ay nalaman ko na ang resulta ng check-up. Magiging ina na ako. Ewan ko pero bigla akong nalungkot. Lalo na't napapalibutan ako ng mga posters ng mga babaeng buntis. Naresetahan niya ako ng gamot upang masiguro daw na magiging malusog ang bata. I'm sure ay matutuwa ang mister mo kapag nalaman niya magkakababy na kayo. Ngiti sa akin ang doktor. Mister? Parang umugong iyon sa pandinig ko. Lumuluha ako habang nagmamaneho papunta sa isa pang ospital. Naalala ko ang mami ko at ang mga kapatid kong babae. Parang nandoon yung pagkamis sa kanila dahil
Sa kanila sana ako makakakuha ng mga tips tungkol sa pagdadalang tao. Walang tigil sa pagtunog ang message alert ng CP ko pero hindi ko muna pinansin dahil nagdadrive ako. Pagdating ko sa parking lot ng ospital ay binuksan ko ang CP ko. Umaasa ako na yung aking mahal na textmate na iniisip kong si Dane ang nag-text pero hindi naman pala. Ilang araw na rin siyang hindi nagte-text. Hindi ko tinapos papadudot ang isang buwan sa pagstay ko sa lugar na na-assign ako. Alam ko na naglilihi na ako. Dahil hate na hate ko ang pagmumukha ni Harry kahit na noon ay hinahangaan ko pa ang kagwapuhan niya. Kailangan kong bumalik at upang makausap ng masinsinan si Dane. Hindi ko plinano kung papaano ko sisimulan sa kanya ang pagsasabi tungkol sa pagbubuntis ko. Ganon kasi ako, kapag may kakausapin akong tao ay hindi ko pinaplano ang mga sasabihin ko sa kanya. Pero sa totoo lang papadudot ay may takot akong nararamdaman noon sa pakikipag-usap kay Dane. Una kasi ay wala namang kaming relasyon. Hindi naman niya ako niligawan. Ginapang lang niya ako at nagpaubaya naman ako. Bahala na. Sabi ko sa sarili ko noon pero habang nagmamaneho ako ay hindi ko rin maiwasang mag-imagine. Kami ni Dane, hindi gaanong masaya dahil mas matanda ako sa kanya. Pero alam ko na marami mag-asawa ay mayroon pang malaking age gap kesa sa amin ni Dane. Pumayag lang si Dane na panagutan ng bata ay magsasama na kami bilang mag-asawa. Wala nang magiging problema dahil marami naman akong ipon sa bangko na nagmula hindi lamang sa mga kita ko sa trabaho kundi maging sa parte ng mana ko sa mga magulang ko. Kung gusto ni Dane, kahit ako pang magpaaral sa kanya, hanggang sa makatapos siya ng pag-aaral, basta't pakasalan lang niya ako, kahit sa West lang. Alam ko papadudot na bigla-bigla ang pagbabago ng mga bagay-bagay sa akin. Sa damdamin ko, sa mga gusto ko at sa pananaw ko sa buhay. Hindi ko talaga pinangarap na makasal. Pero noon ay gusto kong pakasalan ako ni Dane no matter what. Hindi na issue kung mahal ko siya or hindi. Or kung mahal niya ako o hindi. Nag-iisa lang ang gusto kong mangyari. May magiging ama ang isisilang kong bata. Habang nagmamaneho ako alas 4 ng hapon, hindi na tumunog ang cellphone ko mula noong may matagal na nagparing at dahil doon ay tuluyan ang naubos ang battery nito. Gusto ko sanang tawagan or i-text si Dane para sabihin kailangan namin mag-usap. Pagdating ko sa bahay ay hindi ko muna ipinasok sa gate ang kotse ko. Sa terrace ay nadatnan ko si Roland na may kausap sa cellphone niya. Nagulat pa siya noong bigla akong sumulpot sa likod niya. Agad kong tinanong si Dane sa kanya. Sumenyas lang siya sa akin na nasa taas daw si Dane. Umakyat ako sa bahay. Humugot ako ng malalim na hininga bago ako kumatok sa pinto ng silid ni Dane. Nakakailang katok muna ako bago niya binuksan ang pinto. Nakatapis lang siya ng tuwalya at kahit awang lang ang pagbukas niya ng pinto ay nakita ko pa rin ang babaeng kasama niya sa loob ng kanyang silid. Parang matutumba ako noon papadudot dahil sa nakita kong babae sa loob ng silid ni Dane at parang katatapos lang nila sa iniisip ko. Nang hina ang tuhod ko at nanikip ang dibdib ko. Bakit? Parang nagtatakang tanong pa ni Dane sa akin. Mag-usap tayo, sabi ko. Tungkol saan? Tanong pa niya. Lumabas ka dyan, utos ko. Isinara niya ang pinto dahil magdadamit lang daw siya. Sumandal ako sa dingding at hinayaan kong mahulog ang mga luha ko at umago sa pisngi ko. Nasaktan ako at ang pag-uusap na yon ay hindi ko alam kung saan tutungo. Okay ka lang, Novie? Si Roland yon na hindi ko man lang namalaya na nakalapit na pala sa kinaroroonan ko.
Sinulyapan ko lang siya dahil ang inaabangan ko ay ang paglabas ni Dane mula sa kanyang silid. Noong lumabas ito ay halata rin sa mukha niya ang pag-aalala noong makita niyang basa ng luha ang mukha ko. Anong pag-uusapan natin? Marahang tanong ni Dane. Dane, buntis ako. Sabi ko. Wala siyang reaksyon kaya inulit ko. Buntis ako, Dane. Wala pa rin siyang reaksyon at parang naguguluhan siya. Novie, narinig kong tawag sa akin ni Roland pero hindi ko siya pinansin dahil hinihintay ko ang reaksyon ni Dane. Pero lumapit sa akin si Roland at hinawakan niya ako sa braso. Novie, tayo ang mag-usap, sabi niya. Ako ang kausapin mo tungkol sa pagbubuntis mo. Noon ay napatitig ako sa mukha ni Roland. Nakita ko sa anyo niya ang simpatya. Bakit ikaw? Tanong ko sa kanya. Dahil ako ang ama ng dinadala mo. Inakay ako ni Roland papasok ng silid ko. Doon kami nag-usap. Ipinagtapat niya sa akin na siya ang lalaking nasa silid ni Dane noong gabi ng June 5 at siya rin ang pumasok sa silid ko noong birthday ni Adora. Siya rin yung lalaking nagtitext sa akin ng mga sweet and caring messages ngunit hindi nagpapakilala dahil natatakot daw siya. Niyakap ako ni Roland doong matapos siyang humingi ng tawad sa akin. Ginantihan ko siya ng yakap at ang pagkakadikit ng katawan ko sa kanyang katawan ay naramdaman ko na siya nga ang lalaking nakasama ko ng dalawang beses. Magpapakasal tayo sa lalong madaling panahon, sabi sa akin ni Roland. Habang magkayakap pa kami, doon ay lalo kong hinigpitan ang yakap ko sa kanya. October 8 kami kinasal ni Roland, Papa Dudot. Hindi malaki ang handaan pero sobrang naging kaligayahan ko dahil nakarating ang lahat ng mga kapatid ko at lahat ng mga kaibigan ko. Mula ngayon, tinatanggal na namin ang sash na nagsasabing ikaw ay Buru Babe. Si Mencho nagsabi noon na siya ring laging nagpapasimula na tuksohin ako noon. Hindi mabilang kung ilang beses akong nag-retouch ng makeup noong araw ng kasal ko, Papa Dudot, dahil lagi akong napapaiyak. Iyak ng kaligayahan. Napakarami kasi mga bagay na nagpapaligaya sa akin. Una, parang reunion naming magkakapatid noon dahil lahat ng mga kapatid ko ay nakarating. Sinamention na hindi naniniwala sa akin na ikakasal na ako. At higit sa lahat ay si Roland na siyang idinulot ng Diyos para sa akin. Si Roland na kahit na kaninong lalaki ay hindi ko maipagpapalit dahil sa kanyang hindi matatawarang pag-ibig. Kabi-birthday lang ng anak namin itong April 4. At sa kasalukuyang panahon, Papa Dudot, ay nagbubuntis na naman ako. Si Roland ay nasa Italy ngayon. Kinuha muna ng Kuya Marvin ko para makasama niya sa kanyang negosyo doon. Ngayong Pasko po ay darating siya para makasama namin at dahil nahihirapan na rin ako sa aking pagbubuntis. Isa pa, kailangan din niyang dumalo sa kasal ni Dane na gaganapin naman sa next year. Alam mo, Papa Dudot, kung minsan ay natatawa na lang ako sa mga nangyari. Lalo na sa biglang pagbabago ng pananaw ko sa buhay. Kailangan ko lang talagang may makasama para mapagtanto ko na hindi naman pala ako weird o kakaiba. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudot, at sana ay basahin mo rin itong story ko sa iyong programa. At sa lahat po ng mga tagapakinig ay sana po'y nag-enjoy po kayo sa kwento ng aking pong pag-ibig, buhay at pag-asa. Thank you very much in advance. God bless po, Papa Dudot, ang inyo pong kabarangay, Novie. Maraming salamat po sa ating kabarangay na si Novie sa kanyang pagbabahagi ng kanyang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa lahat po ng ating mga listeners, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong si Papa Dudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.